Kabanata 1781. Sa ngayon, mabilis na lumilipad si Omi. Bilisan mo, hintayin mo siya. Ako ay nasa pinakamabilis kong bilis, at hindi ko alam kung gaano katagal magagamit ang acceleration scroll na ito. Nako, ito na lang ang magagawa natin, tumakbo tayo ng mabilis hanggat kaya natin. Sinabi ni Mu Chenji, huwag tumakbo pa sulong, tumakbo sa gilid, ngayon ay mas nauuna tayo kay Wang Pai sa ngayon, kung tatakbo tayo sa gilid, baka maabot pa natin ito sa tamang oras. Gayun din, tumakbo tayo sa gilid, tumakbo sandali at pagkatapos ay mag-fork off, at iba pa, saka lang natin maiiwasan ang Wang Pai. Kaya naman, agad na humiwalay si Omi at tumakbo sa gilid. Ang natitira ay maaari lamang umasa sa swerte, ginamit ni Omi ang hangganan sa gilid, si Wang Pai ay mas nahirapang hanapin ang mga bakas ni Omi sa ilang sandali, at ayon sa normal na pag-iisip, tiyak na patuloy siyang sumugod. Sa ganitong paraan, nagkaroon ng pagkakataon si Omi na mabuhay. Makalipas ang ilang minuto, hinabol ni Wang Pai si Omi sa lugar kung saan siya pumunta sa gilid. Gaya ng inaasahan, hinabol ni Wang Pai ang lugar at tuluyang nawala ang lahat ng bakas ni Omi, iniskan ni Wang Pai ang eksena at nalaman na hindi nagtatago doon si Omi, kaya nagpatuloy si Wang Pai sa paghabol. At sa sandaling ito, lumipad na si Omi ng malayo sa gilid, at pagkatapos, si Omi ay nagpatuloy sa paglipad pabalik sa gilid, kaya't siya ay nagsawang sa tuwing siya ay lumilipad, upang kahit na maabyutin ni Wang Pai noong siya ay unang pumunta, sa gilid, unti-unti siyang mawawala sa direksyon ni Omi sa likod niya. Sa isang kisap mata, lumipas ang kalahating araw. Haha, nang hindi naabutan, nagawa naming iwasan ang pagbukas ng landas ni Wang Pai. Tumawa si Omi. Paano ka nakakasigurado na hindi kami naabutan ni Wang Pai? Umuso si Omi, tuwing ilang minuto akong lumilipad ng patagilid, at ngayon hindi ko na alam kung saan ako lumilipad. Hindi ako naniniwala na maabyutan pa rin ako ni Wang Pai pagkatapos ng pag-ikot ng 12-12 beses, at kalahating araw na, kung hindi pa bumaba ang direksyon ni Wang Pai, naabutan na niya tayo ngayon. Natawa din si Mu Chenji, oo, ligtas na tayo, ngunit nasaan na tayo ngayon? Hindi na natin alam ang ating mga galaw. Sinabi ng Light Water, ngayon ay pinakamahusay na magtago tayo sa lugar at lumabas kapag nalampasan na natin ang ganap na panahon ng kaligtasan. Kung hindi man, kung patuloy tayong lumipad ngayon, paano kung mabangga natin ang Wang Pai? Maganda ang mungkahi ng Light Water, Omi, magtago muna tayo sa ilalim ng dagat, maghuhukay tayo ng malalim na hukay at magtatago dito sa loob ng 10 araw at kalahating buwan, dapat ligtas na ito, at siguradong nanalo si Wang Pai. Wala akong pasensya na tumingin sa paligid para sa amin ang walang taros. Okay. Sumugod si Omi sa ilalim ng dagat, pagkatapos ay itinapo ng higanteng bakal na lubad para maghukay ng butas sa sahig ng dagat, at patuloy na naghuhukay ng napakalalim para sa kaligtasan. Palagi itong ligtas ngayon, ito ay higit sa 100,000 metro mula sa lupa, natatakot ako, kahit na dumaan si Wang Pai sa ibabaw, maaaring hindi maska ng mga spirit stone ang lugar na ito. Sabi ni Omi. Pagkatapos ay magtatago tayo dito at lalabas muli sa kalahating buwan. Napabuntong hininga si Omi, ginalo ng basurang king's skin na ito ang mga plano ko, at hindi ko alam kung makukuha ko pa ang bahagi ko sa bagong relics na isisilang sa loob ng ilang buwan. Naaaliw si Mu Chenji, ang ganitong uri ng relic, kahit na ang Seven Heavy Seas Big Brother ay personal na dumating dito, ang Seven Heavy Seas Big Brother, kahit si Wang Pai ay hindi tugma, kalimutan na natin ito. Bagamat ang mga relic ay mahalaga, ang buhay ay pantay-pantay, mahalaga, kung sakaling matuklasan ng ibang malakas na tao ang immortal chi sa iyong katawan, hindi ba't ito ay mas matatapos pa? Tumango si Tang Huon at ang iba pa, pinayuhan si Omi na isuko ito. Ang bagong panganak na relic ng Sea of Death. Umiling si Omi, hindi ito ang estilo ko ah, kung iisipin noong Mortal Realm, noong high school pa ako sa Bayon High School, kilala ako bilang Campus Desperate Mad God, pati na rin ang numero unong kontrabida, ngunit ngayon, kailangan kong magtago sa isang kaaway, at hindi ako nangangahas na hindi pumunta sa ilalim ng dagat sa loob ng kalahating buwan, sayang. Hindi na kaimik si Mu Chenji, anong oras na, at binabasa mo pa rin ang lumang kwentong iyon. Ang Wang Pai na iyon ay kalahating immortal,
Ang immortal na enerhiya na mayroon ka sa iyong katawan ay halos walang kalamangan sa kalahating immortal, hindi katulad dati, ang pinakamalakas na tao na nakatagpo mo ay pawang mga espiritu. Iniangat ni Omi ang kanyang ulo, pakiramdam na mula ngayon, si Omi ay talagang kailangang magsimulang opisyal na magtanim sa kanyang sarili. Sa sandaling ito, biglang naramdaman ni Omi ang isang skuri ng walang kamatayang enerhiya sa loob ng kanyang katawan. M. Bakit kumikislap ang fairy energy sa katawan ko? Baka sinusundan tayo ni King Pai. Si Mo Chenji at ang iba pa ay nagulat lahat, kung ganoon nga, hindi ba siguradong kamatayan iyon sa isang garapon? Ipinikit ni Omi ang kanyang mga mata at sinabing, huwag kang magsalita, hayaan mo akong tumahimik at matahimik. Pagkaraan ng ilang sandali, iminulat ni Omi ang kanyang mga mata at sinabing, pakiramdam ko ay hindi si Wang Pai ang humahabol sa amin, ngunit sa halip, kami ay napakalapit sa kuweba ng espiritong bato ng Nine the Wish Demons. Ano? Ang Spiritual Stone Cave ng Nine the Wish Demons. Nagulat ang lahat. Sundan mo ako. Agad na pinaandar ni Omi ang Steel Cable Giant at hinukay ang kailaliman ng sahig ng karagatan. Paghuhukay at paghuhukay pagkatapos maghukay ng halos 10,000 metro. Biglang lumabas ang matinding aura mula sa mas malalim na seabed. Bilis, maghukay ka pa. Matapos maghukay ng isa pang oras o higit pa, biglang gumuho ang lupa. Boom, nahulog si Omi at ang iba sa isang malaking hukay, isang hukay sa ilalim ng lupa na nabaon ng hindi bababa sa 150,000 metro ang lalim sa ilalim ng dagat. Omi, tumingin ka dali. Sigaw ni Mo Chenji, ang kanyang mga mata ay tumingin sa harap ng hukay, para lamang makita ang isang Snow White Jade Mansion sa kanyang harapan, ang mansion ay maliit, mahigit 300 metro kwadrado. May door sign na nakasabit sa labas ng residence, na may nakasulat na Nine Dao Royal Residence. Heavens, ito talaga ang tirahan ng kuweba ng Nine the Wish Demon King. Si Omi at ang iba ay hindi makapaniwalang bumaantong hininga habang tinitingnan nila itong puti bilang Jade Mansion. Omi, napakaswerte namin, tumakas lang at tumakas ng walang direksyon para maiwasan ang paghabol, at bilang resulta, nakatakas kami sa tirahan ng kuweba ng Nine the Wish Demon King. Sabi ni Mo Chenji. Oo, napakaswerte natin, hindi, swerte ni Master, lahat tayo ay nakakakuha ng basbas niya. Umiti si Yan Zingyi. Umiling si Omi at sinabing, hindi naman sa sobrang swerte ko, ngunit, sa halip, sa underworld, ginagabayan ang Nine the Wish Demons. Nagulat ang lahat, parang may sense. Pinagmasdan ni Omi ang buong mansyon na gawa sa mga spirit stone at ngumiti, lahat, ngayon, pinuin mo ang iyong puso, hanggat kaya mo, sa hinaharap, wala ng mga spirit stone na dadalisayin, at kahit na may noon, malabong maitataas ng mga spirit stone ang kaharian. Sisingilan. Sigaw ni Omi at siya ang unang sumugod patungo sa kuwebang batong espiritu na nasa harapan niya, kasama si Mo Chenji at ang iba pa na sumusunod sa likuran. Bang! Nakarating lang si Omi sa gate, biglang may lumitaw na invisible restriction, nahihilo si Omi sa pagkakabangga at tumalbog ang kanyang tao ilang dosenang metro ang layo. Mag-ingat ang lahat, may pagbabawal sa proteksyon. Bang! Bumagsak na ang boses ni Omi, ang iba ay hindi na rin makaipon at nabangga ito. 1782. Bakit may ban? Kalokohan, dapat may ban, ito man lang ang Spirit Stone Cave House ng pinakamalakas na tao sa mundo mula sa 10,000 taon na ang nakalilipas, hindi ko lang inaasahan na ang pagbabawal ay mapangalagaan hanggang ngayon. Sinabi ni Mo Chenji, ang batayan ng pagbabawal ay mga Spirit Stone, napakaraming Spirit Stones pa rin, syempre ang pagbabawal ay hindi mawawala, kaya lang ang pagbabawal na ito ay kumakain ng mga Spirit Stone na tirahan sa kuweba, at ito ay natupok ng 10,000 ng mga taon. Ngayon kailangan nating maghanap ng isang paraan upang masira muna ang paghihigpit, hindi natin malalaman hanggat hindi tayo pumasok at makita ito. Inialay ni Omi ang kanyang makalangit na lumilipad na espada at ginamit ang Shira 18 Blades upang pumutol saglit. Boom! Nagkaroon ng napakalaking rebound at napatalbagan si Omi, bukod pa rito, namamanhid ang braso ni Omi at lumabas ang dugo sa kanyang mga daliri. O aking Diyos, ang paghihigpit na ito ay masyadong malakas, hindi ito maaaring sirain. Sabi ni Omi.
Kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Kung hindi natin ito masisira, hindi ba't manood na lang tayo? Susubukan ko uli. Inalis ni Omi ang kanyang lumilipad na espada at idiniin ang kanyang kamay sa restriction. Ang walang kamatayang enerhiya ng kanyang buong katawan ay tumagos sa restriction. Bang! Biglang, ang paghihigpit ay tila nakaramdam ng isang bagay at nagpalabas ng isang kalabog. Isang segundo upang tandaan na basahin ang libro. Sige, nasira ang ban. Napakadali. Kung tutuusin, ito ang Immortal Chi ng Nine the Wisdemon King, at ito rin ang Spiritual Stone Cave ng Nine the Wisdemon King, kaya may isang uri ng mutual sensation, di ba? Si Omi ang unang pumasok sa Spirit Stone Cave Residence. Totoo na marami sa mga Spirit Stone sa Spirit Stone Cave Residence ang natupok ng pagbabawal, marami pa ring furniture na gawa sa mga Spirit Stone sa loob nito, at ngayon ay nawawala rin ang mga muebles na iyon, gayunpaman, marami pa ring mga Spirit Stone sa buong kuweblo na tirahan. Ang mga espiritong batong ito ay pawang mga pangpitong baitang at ikawalong baitang mga espiritong bato. Napakalaki ng kabuoang bilang na hindi na mabilang ni Omi, lalo na ang mga Spirit Stone sa ikapitong baitang, halos 80% sa mga ito ay ikapitong baitang, at 20 sa natitirang 100% ay ikawalong baitang. Si Omi at ang iba pa ay nakalusot na sa Destruction Stage, lahat ng mga Spirit Stone ng ikapitong baitang, si Omi at ang iba pa ay walang silbi, tanging ang mga Spirit Stone lamang ng ikawalong baitang ang maaari pa ring gamitin para pinuhi nila sa huling pagkakataon. Lumakad si Omi sa isang bulwagan sa kuwebo ng batong espirito, mayroong isang larawan ng isang lalaki na nakasabit sa bulwagan. Hindi kaya siya mismo ang Siyam na Dao Demon King, hindi ba? Tiningnan ni Tang Huon ang larawan at sinabi. Sabi ni Omi, 10 beses sa 10, hindi ko inaasahan na ganito ang hitsura ng Nine the Wisdemon King, ha? Umakyat si Omi at hinubad ang portrait ng Nine the Wisdemon King, at biglang natuklasan na may maliit na storage compartment sa likod ng portrait, at sa loob ng storage compartment, marami pa ring mga bagay. Hoy, may gamit pa. Nagtipon-tipon ang lahat, at sa tuktok ng storage compartment ay may isang sulat. Ang sulat ay dilaw, ngunit hindi ito bulok. Kinuha ito ni Omi, at ito ay talagang mabigat sa mga taon ng latak. Nakasulat sa sulat, kung binabasa mo ang liham na ito, ibig sabihin ay nakuha mo na ang mga relics na naiwan ko, congratulations sa iyo. Hindi ko madala ang mga bagay na ito, kaya ipaubaya ko ito sa mga maswerte. Para magkaroon sila, sa aking buhay, nakapatay ako ng hindi mabilang na mga tao at nakagawa ng maraming masasamang bagay, kaya umaasa ako na ang mga nakakuha ng aking pamana ay matutong maging isang mabuting tao. Hindi ako magsasalita tungkol sa mga espiritual na bato, ngunit bilang karagdagan sa ang mga espiritual na bato, nag-iwan din ako ng 190 na mga balumbon, na ang bawat isa ay may kaukulang tungkulin dito, na gagamitin ayon sa gusto. Dapat itong harapin, ang pagpatay ay hindi mapatay, ngunit ito ay sapat na para magamit upang panatilihing buhay at kinugkob ang kabilang partido, grade, and at worst, they are for use by divisive stage powerhouses. Okay, fortunate man, sana makuha mo ang mga relics na ito at magamit mo ng maayos, naramdaman ko na ang tawag para umakyat, malapit na akong umalis sa kaharian na ito, ako sana kapag nabasa mo ang sulat na ito, nakikihalo pa rin ako sa Immortal Realm. Isang buntong hininga ang natapos ni Omi sa pagbabasa. Napabuntong hininga si Mo Chenji at ang iba pa. Marahil, nang iwan ng Nine Dao Demon King ang liham na ito noon, hindi niya akalain na sa oras na makuha ang kanyang mga relics, siya mismo ay napatay na, na naiwan lamang ang kaunti sa kanyang natitirang kaluluwa. Agad namang binilang ni Omi ang mga kayamanang iyon. 8 scroll ng Heavenly Formation Scrolls, ang Heavenly Formation Scroll na ito ay maaaring bitag sa ika-6 na yugto ng Tribulation. 9 scroll ng Gilded Light Immortal Mask, ang Gilded Light Immortal Mask na ito ay isang pagpigil, na ang pinakamalakas ay makakalaban sa ika-6 na yugto ng Tribulation. Kaya naman sa mga relics, ang Heavenly Formation Scroll at ang Gilded Light Immortal Mask ang pinakamahal. Tumango si Omi at iniligpit ang 17 pinakamahalagang scroll. Mayroon ding Green Wolf Scrolls at 10,000 Violet Scrolls, ito ang pinakamalakas na humarap sa 5th Stage of Tribulation. 28 scrolls sa kabuuan.
Nariyan din ang Heavenly Rock Acceleration Scroll, ang 10,000 Miles Trackang Scroll, kabuo ang 16 na scroll. Ang Heavenly Rock Acceleration Scroll na ito at ang 10,000 Mile Trackang Scroll ay parehong mabilis, at sinasabi nito na ang ordinaryong Tribulation 6th Stage ay maaaring hindi rin kayang abutin. Ang isang ito ay lubhang mahalaga din. Sa kasamaang palad, ito ay nagdaragdag lamang ng hanggang 16 na mga scroll, ito ay masyadong maliit. Masyadong maliit si Mo, ito ay mas mahusay kaysa sa wala. Nagtanong si Lu Yoxi, napakalakas ng mga scroll na ito, paano ito ginawa? Lahat sila ay isinakripisyo ng ilang kalahating walang kamatayang Panginoon, ayon sa kung ano ang kanilang kahusayan, ang bawat balumbon ay hindi maihahambing na mahirap mabuo, tulad ng isang ordinaryong tibak, isinakripisyo ito upang maging isang makalangit na lumilipad na espada o mas mataas, ang kahirapan at oras. Required can be imagined. Sabi ni Omi sabay buntong hininga, nagsakripisyo na rin si Omi ng magic treasures noon, gumugol siya ng maraming lakas at oras para isakripisyo ang mga lumilipad na espada mula elementarya hanggang advanced ng taglay niya ang immortal chi, hindi pa banggitin ang mga ordinaryong tao. Sa makatuwid, ang mga balumbon na ito ay napakahalaga at isang beses lamang magagamit. Ipinagpapatuloy ang inventaryo. Spirit Gathering Formation Scroll, ang function nitong Spirit Gathering Formation Scroll ay maaari nitong tipunin ang lahat ng mga Spirit Stone sa nakapalibot na lugar, at ang bilis ng cultivation ay tataas ng husto, ang Spirit Gathering Formation Scroll ay walang limitasyon sa oras, kapag ito ay nabuksan, hanggat may sapat na supply ng mga Spirit Stone, maaari itong umiral ng walang katiyakan. Ang dami ng mga Spirit Stone na natupok ng Spirit Gathering Formation araw-araw ay 100 mga Spirit Stone sa 7 baitang. Spirit Gathering Formation Scrolls, 2. Sinabi ni Omi, ang 2 Spirit Gathering Formation na ito, kailangan kong itayo siya sa 7th Sea, kung hindi, ito ay tunay na pag-aaksaya ng likas na yaman. Ang natitirang bahagi ng mga scroll ay malapit ng harapin ang Thunder Tribulation 1 hanggang 4 na yugto. Bilangin natin muli ang mga table tas. 200 pil ng Return ng Spirit Pil at 311 pil ng Jade Hedge Pil. Teka, may introduction ba? Ano ang Rejuvenation Pil? Ano ang Yuji Dan? Hanggang dito na lang ako naglilinang, umaasa lang sa pagpino ng mga Spirit Stone, at hindi na ako gumamit ng kahit ano pa, kaya ako ganap na hindi alam nito. Rejuvenation Pill, ang pag-inom ng isa sa mga tabletang ito ay magbibigay daan sa ating espiritu na maikli na pumasok sa isang lugar ng pag-iisip kung saan mayroon lamang tayong kumpletong sarili, ito ay lubhang kapaki-pakinabang para sa paglilinang, at higit sa 10 beses na mas malakas kaysa sa ordinaryong paglilinang. Yuji Pill, ang pill na ito ay mabilis na makakapag-ayos ng sanggol, na iniiwan ang sanggol sa kanyang pinakabata, gayunpaman, ito ay epektibo lamang sa loob ng 10 taon. 1783. Abalang sinabi ni Omi, ang pill na ito ay angkop para sa mga may edad ng Yuan Baby, Light Water, maaari mong subukang inumin ito. Salamat, Tang Xiao. Salamat sa ano, subukan mo. Uminom ng 1 tableta ang Light Water, at pagkaraan ng 1 minuto, pinakawala ng Light Water ang kanyang Yuan Ying, at biglang nakita ng lahat na ang Yuan Ying na dati ay hitsura ng 1 maputlang matandang babae ay naging anyo na ng 1 dalaga. Siyempre, ito ang hitsura ng dalaga ay hindi Light Water, ngunit ang hitsura ni Blue Fox Lily noong bata pa siya. Sabi ni Omi, so ganito ang hitsura ni Blue Fox Lily noong bata pa siya, Light Water, ano ang pakiramdam? Ang Light Water ay abala sa pagsasabing, ito ay mas masigla, at ang Yuan Ying ay bumalik sa kanyang kabataan. Bueno, kapag ang Yuan Ying ay bata pa, natural na mas makinis na linangin, ito ay talagang 1 pagpapala para sa mga matatandang immortal. Ano pa? At, namula si Mo Chenji, hindi na naglakas loob na magsalita pa. Ano pa ba? Sabihin mo na, Spring Power Boundless Peel. Inilibot ni Mo Chenji ang kanyang mga mata. Unang urlm.consu8.net. Ano ang Spring Power? Si Don Omi ay abala sa pagtatanong. Huwag kang magpanggap. Nahiya naman ang 1 babae sa tabi niya. Alam ni Omi kung ano ang Spring Power Boundless Pill sa pamamagitan ng pagtingin sa reaksyon ni Mo Chenji, kaya malamang na kumain siya ng Spring Power Boundless. Ang 9 Dao Demon King na ito ay nagkaroon pa ng ganitong uri ng Dan.
Nais ni Mu Chenji na laktawan na lang ang Dan na ito, ngunit bigla niyang napagtanto na ang pagpapakilala ay nagsabi na ang Spring Power Boundless Pill ay hindi lamang para sa pang-aakit. Maghintay, ang panimula sa Spring Power Boundless Pill na ito ay nagsasabi na kung uminom ka ng Spring Power Boundless Pill, maaari mong i-stack ang cultivation sa isang dual cultivation partner. Ang partikular na paraan ng paggamit ay ang paghahanap ng isang tao ng kabaligtaran ng S**X na may sa parehong lupain, inumin ang tabletang ito ng magkasama, at pagkatapos ay ipagpatuloy iyan, maaari mong i-stack ang cultivation, at ang epekto ng cultivation ay tumataas ng husto. Sabi ni Mu Chenji, tumawa si Omi, sabi ko sa inyo, hindi mag-asawa ang Nine Dao Demon King, ituturing ang aphrodisiac bilang isang kayamanan, lumalabas na tulong din ito sa paglilinang. Katulad din ng rejuvenation pill na iyon ngayon, bagamat iba ang paraan, pareho ang epekto. Sa madaling salita, sa buong panahon, hindi mabilang na mga immortal na magsasaka ang gumawa ng lahat ng uri ng mga pamamaraan upang tumulong sa paglilinang, at sa huli, mayroong mga tabletang ito. Malamang na ang mga tabletang ito ang namumukod-tangi sa hindi mabilang na mga pildoras, kaya naman ang mga ito ay kinolekta ng Siyam na Dao Demon King. Nakakalungkot lang na nag-aral din ng alchemy si Omi sa umpisa, pero kalaunan, unti-unting naging desyerto si Omi. Hindi dahil mawawalan si Omi, ngunit mahirap nang makahanap ng mga materyales sa spiritual na mundo na ito. Ang mga materyales na kailangan para sa alchemy ay napakamahal na mga henyo at kayamanan, ano pa ang madidalisay kung ang mga materyales ay hindi matagpuan. Dahil dito, ang 18 kahon ng mga tabletas ng Nine Dawis Demon King ay mahalaga, dahil ang mga materyales para sanayin ang mga tabletang ito ay mahirap nang mahanap, tulad ng mga spirit stone sa 7 at 8 baitang na malapit ng maubos. Hindi na tinuloy ni Omi ang pagbilang sa kanila, masyadong marami ang hindi magandang bilangin. Ang mga tabletang ito ay maaaring maging isang magandang tulong sa aming paglilinang sa hinaharap, pagkatapos ng panahong ito, magiging mahirap na makahanap ng mga spirit stone upang dalisayan at hindi na kami makakahanap ng anumang mas mataas na grade na mga spirit stone, kaya kailangan naming umasa sa sarili nating paglilinang. Nag-aalala ako tungkol sa kung ano ang gagawin sa hinaharap kapag kailangan nating magtanim ng mag-isa, ngunit ngayong mayroon tayong mga tabletang ito na tutulong sa atin, hindi na ako gaanong nag-aalala. Sabi ni Omi. Sinabi ni Mu Chenji, totoo iyan, ngunit ang tulong ay tulong lamang kung tutuusin, sa huli, kailangan pa rin ng maraming pagsisikap para gawin ito, at ang mga tabletang ito, pagdating sa kung magkano ang mga ito, talagang magiging naubos ng napakabilis. Kaya, siguraduhin isave ang iyong pera, lalo na ang mga high-grade na scroll. Itinuon ni Omi ang kanyang atensyon sa 11 heaven-grade magic artifact. Mayroong 11 celestial-grade magic artifact at walang pseudo-immortal artifact, sayang, makatuwirang sabihin na hindi mo kaya, ang Siyam na Dawis Demon King ay hindi bababa sa isang kahangahangang figure noon, paanong hindi siya magkakaroon ng isang pseudo-immortal artifact? Sinabi ni Yan Zingyi, marahil, tulad ni Wang Zulua, ang mga pseudo-immortal na artifact na ginamit ng Nine Dao Demon King noon ay inagaw ng iba pagkatapos niyang umakyat. Sa oras na ito, abala si Mu Chenji sa pagsasabing, sandali, may mga tagubilin sa 11 makalangit na artifact na ito. Basahin mo dali. Ang 11 celestial artifact na ito ay pawang mga lumilipad na espada na may iba't ibang anyo, ngunit hindi lang sila lumilipad na mga espada, kung tutuusin, sila ay isang hanay ng mga porma sayo ng espada. Ang 11 lumilipad na espada na ito ay maaaring bumuo ng isang hanay ng mga porma sayo ng espada, na kasing lakas ng isang pseudo-immortal artifact. Ito ay isang set ng mga sword formation na minsan kung nakuha mula sa isang sinaunang relic at ginagamit na ngayon sa mundo ng mga espiritu sa loob ng libu-libong taon, at ito ay nagbigay daan din sa akin na unti-unting lumakas sa mundo ng mga espiritu, at sa huli, ito ay kasing lakas ng mga may hawak na pseudo-immortal na mga sandata, at nahihigitan pa nga nila. Nanginginig ang katawan ni Omi, hindi inaasahan na ang 11 magic na sandata ay hindi magkahiwalay, ngunit magkakaugnay upang bumuo ng isang sword formation, at pagkatapos mabuo ang sword formation, ito ay magiging kasing lakas ng isang pseudo-immortal artifact. Mahusay kung gayon magkakaroon ako ng pag-asa sa hinaharap, kung hindi, talagang mahirap na makamit ang 7 dagat at maging isang malaking manlalaro.
Siyam na daw, Demon King, talagang iniwan mo ako ng isang magandang sandata. Si Omi ay natutuwa. Sinabi ni Mu Chenji, huwag kang masyadong magalak, tulad ng mga pseudo-immortal na armas na iyon, hindi sinasabing durugan ang mga pseudo-immortal na armas na iyon. Kung ang iyong kaharian ay mas mababa kaysa sa mga tao, at ang kabilang partido ay nagtataglay ng pseudo-immortal armas at nagtataglay ka ng sword formation, siguradong hindi ka rin kasing galing. Bagaman ito ay malapit na nauugnay sa aking sariling kaharian, ito ay nagbibigay sa akin ng isang sandata na maaaring makipagkompetensya sa mga pseudo-immortal na artifacts. Kung hindi, sa parehong kaharian, kung gumagamit ako ng isang ordinaryong lumilipad na espada at ang mga tao ay gumagamit ng mga pseudo-immortal na armas, ako ay hindi aabuso hanggang sa kamatayan. Isa-isang pinulot ni Omi ang 11 lumilipad na espada. Nagtanong si Tang Huon, sinabi ba nito kung paano gamitin ito ? Dahil ito ay isang sword battle, palaging may sword duel, tama? Hindi. Umiti si Omi, ang unang hakbang ay ang pagpino at gawing magic treasure ko, pagkatapos ay may isip natin ang iba pa. Pagkasabi nito, agad na sinimulan itong pinuhi ni Omi. Wala pang kalahating oras, pinino ni Omi ang 11 lumilipad na espada. Gayunpaman, medyo nabibigatan na ngayon si Omi ng napakaraming magic weapon sa kanyang katawan, kaya dinasarmahan ni Omi ang steel cable giant at iba pang magic weapon, na iwan lamang itong 11 lumilipad na espada. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito, mayroon akong 11 lumilipad na espada, sapat na. Sabi ni Omi, ang mga manacle na dinasarmahan sa kanyang katawan ay nagtulak sa kanila. Pagkatapos, gumalaw ang isip ni Omi at agad na lumutang ang 11 lumilipad na espada. Paalang, patayo, tuwid, skimang, pagputol, pagcrack, at pagsasara. Sa pag-iisip ni Omi, ang 11 lumilipad na espada ay maayos at pare-parehong gumawa ng lahat ng uri ng pag-ataking mga galaw, at nagmistulang epekto ng pagsasayaw. Sinabi ni Omi, alam ko na ang set ng sword duel na ito, na nakatago sa loob ng 11 espada, malalaman ko kapag pinino ko ang mga ito. Ang porma sayo ng espada na nabuo ng 11 lumilipad na espadang ito ay tinatawag na Exorcist Sword Formation. Execution Sword Formation. Wow, ang ganda ng pangalan. Oh, ang pangalan ay walang iba kundi isang dating buhay, sa susunod, magsasanay ako ng ilan sa Exalted Sword Formation. Palaging mayroong 11 galaw ng Exorcism Sword Formation na ito, at 11 galaw ang mahirap gawin, mas malakas. The move, the greater the demand on the realm. I can't, seemingly, practice a single move right now. 1784. Ah, hindi ba sayang yon? Umiti si Omi, ano ba ang sayang, sooner or later we can practice. Sige, itabi mo na itong mga scrolls and pills at kung ano-ano pa, kailangan muna nating simulan ng pagpino sa mga spirit stone, tingnan natin kung saang lupain ang maaari nating pagbutihin sa pamamagitan ng pagpino sa espiritu ng 8 baitang, mga bato dito. Pagkatapos noon, sinimulan ni Omi na pinuin ang mga spirit stone sa 8 baitang. Pagkalipas ng 2 oras, ang kaharian ni Omi ay tumataas mula sa unang ranggo ng divide and go. Hatiin ang Diyos 2 hakbang, 3 hakbang, 4 hakbang, 5 hakbang, 6 hakbang, 7 hakbang, 8 hakbang, at 9 hakbang. Sa oras na naabot niya ang 9 hakbang ng divide, bumagal ang rate ng pagtaas. Medyo nababalisa si Omi, maaari kayang umakyat lang siya sa 9 hakbang ng Tao Divided God. Hindi ba makarating sa 1 hakbang ng Mahayana stage? Ang layunin ni Omi ay makapasok sa 1 yugto ng Mahayana. Sa wakas, sa pagtatapos ng 3 oras, umakyat na si Omi sa 1 yugto ng Mahayana. Phew! Nakahinga ng maluwag si Omi. Sa loob lamang ng 1 buwan, tumaas si Omi mula sa 2 yugto ng pinagsamang katawan hanggang sa 1 yugto ng Mahayana. Pagkatapos ng 1 yugto ng Mahayana, hindi ka na makakaasa sa mga spirit stone para pinuhin ito, dahil ang daigdig ng mga espiritu na ito ay wala nang ganoong mataas na grado na mga spirit stone. Sinabi ni Omi, sige, naabot ko na ang 1 yugto ng Mahayana, pagkatapos ng araw na ito, nangangahulugan din ito na sa hinaharap, hanggang sa ascension,
kailangan nating linangin ang ating sarili, kung sino man ang walang ganitong pagkakataon, sila ay walang pag-asa na aahon. Walang gaanong masasabi, magsimula ng isa-isa, malamang na aabutin ng ilang araw upang matulungan kayong lahat na tapusin ang pag-akyat. Mahirap na trabaho. Ano ang mataba na usapan, simulan mo na. Sa loob ng 3 araw pagkatapos, karaniwang tinutulungan ni Omi ang 5 sa kanila na pinuhin ang mga spirit stone ng 8 baitang, sa kabutihang palad. Ang mga spirit stone sa 8 baitang ay may sapat na imbakan upang pinuhin ang ilan sa mga ito. Pagkaraan ng 3 araw, sina Chenji, Tang Huon, Yushi, at Zingyi ay nasa unang ranggo ng yugto ng Mahayana, at syempre, ang Light Water ay nasa unang ranggo din ng yugto ng Mahayana. Lahat sila ay nasa unang yugto ng Mahayana. Ang yugto ng Mahayana ay itinuturing na napakalakas, ang huling kaharian sa paglilinang ng kawalang kamatayan. Pagkatapos ng yugto ng Mahayana, ito ay ang kapigatian, at isang kapigatian lamang ang ibig sabihin ng pagiging kalahating immortal. Phew! Umunat si Omi sa likod at tuluyang natapos. Salamat, Tang Xiao. Salamat. Nagpasalamat ang lahat kay Omi, talagang walang gantimpala ang napakalaking kabaitang ito. Huwag kang masyadong karne, hindi ko matiis. Sandaling natahimik si Omi. Ito lang ang magagawa ko para matulungan kayo. Mula sa unang yugto ng Mahayana, hanggang sa pagtawid sa pagnanakaw, at pagkatapos sa pag-akyat, kailangan ninyong lahat na linangin ang inyong mga sarili, syempre, ako ay pareho. Gayunpaman, tayo may ilan sa mga pildores ng Siyam na Dao Demon King, kaya dapat mas madali para sa atin na magtanim sa hinaharap kaysa sa karaniwang tao. Immortal at kahit pumailang lang, tiwala ba kayong lahat? Ayan. Bagamat sinabing mayroon, maliban kay Mo Chenji, na mas kumpiyansa sa loob, ang iba sa kanila ay hindi masyadong kumpiyansa, lalo na ang Light Water, na hindi gaanong kumpiyansa. Sinulyapan ni Omi ang kwebo ng Spirit Stone, ang mga Spirit Stone sa 8 baitang ay napino nila ng husto, gayunpaman, may natitira pa rin mga stock. Ang mga natitirang Spirit Stone na ito sa 8 baitang ay sapat pa rin para sa ilang tao na umakyat sa yugto ng Mahayana. Tanong ni Mo Chenji, 5, sa tingin ko, hindi na masama, mayroon pang 5 yugto ng Mahayana na gagawin. Sinabi ni Omi, ang natitirang mga spirit stone ng 7 baitang ay higit pa sa sapat, ang mga batong espiritu ng 7 baitang na ito ay sapat na upang lumikha ng 50 division. Sa hinaharap, pabilisin natin ang sino mang gusto nating tingnan upang maging isang distraction. Hindi yon maaaksaya ng ganito. Magagamit natin itong mga 7 baitang espiritong bato para gamitin ang Spirit Gathering Pearl. Tama, muntik ko nang makalimutan, sa hinaharap, kapag naitayo na ang Spirit Gathering Pearl natin, kailangan ding dumating, itong mga Spirit Stones sa 7 baitang ito ay hindi rin basta-basta masasayang. Sige, malapit na tayong matapos dito, alisin na natin itong mga Spirit Stone at pagkatapos ay makaalis na tayo rito. Paano kung makasalubong natin si Wang Pai? Abala si Tang Huon. Napabuntong hininga si Omi, bagaman hindi ko siya kayang patayin, sa tingin mo ba matatakot ako sa kanya kapag nabangga ko siya ulit? Maniwala ka man o hindi, maglalabas ako ng scroll para matrap siya sa 1 minuto. Oo, hindi na kami natatakot sa kanya, pero wala na kaming gaanong scroll na masasayang, kaya dapat namin silang iligtas. Kailangan mong magmadali ngayon at sanayin ang pagbuo ng iyong espada, at kapag natapos mo na ito, at naabot mo na ang unang yugto ng kapigatian, sa tingin ko posibleng hindi ka matatakot kay Wang Pai. Bakit parang ang layo pa ng pakikitungo sa 1 king's cane? Ang mga tao ay kalahating immortal. Iniimbak ni Omi ang lahat ng mga spirit stone sa kanyang special ring, pagkatapos ay nilagpasan nila ang katatapos lang nilang butas, pabalik sa dagat. Habang gumagalaw ang isip ni Omi, sabay-sabay na lumabas ang 11 espada at lumipad ng pabilog sa circumference ni Omi, habang ang mga daliri ni Omi ay gumuhit ng bilog. Zichan, huwag kang malikot. Sigaw ni Mo Chenji. Paano ako nagiging makulat? Hindi mo basta-basta-bastang ipapakita ang mga espadang ito, tingnan mo, at aalisin mo sila sa 1 segundo. Haha, sa tingin mo ba ang mga scroll ko na yon ay para lang palabas? Ang mga scroll na iyon, ang pinakamalakas na magagawa mo ay haharapin lamang ang 6 na yugto ng kapigatian,
at hindi kasama dyan ang mga malalakas na tao na may pseudo-immortal na mga sandata, huwag magsisi na maalis. Sige, hindi ba pwedeng itabi ko na lang sila? Iniligpit ni Omi ang labing isang lumilipad na espada. Sa sandaling ito, isang boses ang nagmula sa kanyang likuran, saan ka pa tumatakbo? Napabalikwas si Omi at nakita si Wang Pai na nakatayo sa hindi kalayuan sa likuran nila. Ah, nagulat si Omi, hindi man lang alam kung kailan nakatayo si Wang Pai sa likuran nila, tila malayo pa si Omi sa half-immortal simula nang umakyat siya sa Mahayana stage. Omi, tumakbo, patuloy na tumakbo, kung hahayaan kitang tumakbo sa pagkakataong ito, isusulat ko ang dalawang salitang Wang Pai pabalik. Naglabas si Wang Pai ng matinding panggigipit sa buong katawan niya. Nalaman ni Omi na lahat sila, sabay-sabay, ay hindi makagalaw, na parabang sila ay nagyelo sa hangin. Umuso si Omi, Wang Pai, pagsisisihan mo. Panghihinayang. Katawa-tawa, pero Omi, natutuwa ako na pinakawalan kita kalahating araw na ang nakalipas, kung hindi, paano ka nagkaroon ng bagong kayamanan, kung hindi ako nagkakamali, nasa ilalim ka lang ng ang dagat, dapat ay nakahanap ka ng isang uri ng kayamanan. Ibigay mo ang labing isang lumilipad na espada ngayon lang. Malamig ang mukha ni Wang Pai, ngunit syempre, masaya rin siya sa loob. Sabi ni Omi, Wang Pai, kung dati, wala talaga akong laban, pero iba na ngayon. Pagkasabi nun, gumalaw ang isip ni Omi at may lumabas na scroll. Bang! Agad na bumukas ang scroll, at sa isang iglap, ito ay bomb alert sa radius na ilang libong metro. Ito ay isang formation scroll na may pangalang Heavenly Dragon Formation Scroll, at itong Heavenly Dragon Formation Scroll, ang pinakamalakas na maaaring bitag sa ika-apat na yugto ng Tribulation, ay sapat lamang para matrap si Wang Pai. Ah, namutla ang mukha ni Wang Pai at gulat na sinabi, ikasyam na ba itang formation? Ito, paano ito posible? Umuso si Omi, Wang Pai, isa lang ito sa mga scroll na nakuha ko, gusto mo bang subukan at tingnan kung mababasa mo ang scroll na ito? Ikaw, tama, itong formation scroll, ang tagal, 2 buwan. Ah, 2 buwan. Natulala ang mukha ni Wang Pai, hindi ba ibig sabihin ito ay makukulong siya sa loob ng 2 buwan? Hahaha, Wang Pai, enjoy your stay here for 2 months. Pagkasabi nun, desperadong umalis si Omi. Hindi maiwasan, ang mga scroll na ito ni Omi ay mabibitag lamang ang mga kalahating immortal na ito, kung hindi, gusto talaga siyang patayin ni Omi. Sinubukan siyang habuli ni Wang Pai. Bang! Napahinto siya ng invisible formation, at para siyang langaw na nakakulong at kumakatok sa paligid. Ah, nagpakawala ng sama ng loob at galit si Wang Pai, hindi lang niya makukuha ang mga kayamanan kay Omi, makukulong siya dito sa loob ng 2 buwan. 1785. Tinapakan ni Omi ang kanyang lumilipad na espada at mabilis na lumipad sa himpapawid ng dagat ng kamatayan. Matapos lumipad ng 1 araw o higit pa, biglang nakakita si Omi ng isang pamilyar na barko sa ibabaw ng dagat. Hey guys, tingnan mo yung barko sa dagat, yun ba yung tumulong sa akin kanina? May babaeng nakaputi sa barko, at binigyan niya ako ng speed up scroll. Kalimutan mo na yan, bumaba ka na lang at tingnan mo. Napakurap-kurap ang don at tumakbo, lumapag sa deck. Anong mga tao? Agad na lumabas ang ilang Mahayana stage powerhouses. Sabi ni Omi, excuse me, gusto ko lang makita kung itong barko mo, ito ba yung nakilala ko dati, meron ka bang magandang babaeng nakaputi dito? Sa susunod na segundo, isang babaeng nakagreen ang lumabas sa cabin at sinabing, ikaw pala. Ah, nang makita ni Omi ang babaeng nakaberding damit, bigla niyang naalala na itong babaeng nakaberding ito ay ang babaeng nakaputi noon. Hello? Hindi ko ine-expect na mahahanap kita sa wakas, my name is Omi, thanks to your help the day before yesterday, naalis ko yung malakas na lalaki sa likod ko na humahabol sa akin. Pasasalamat na sabi ni Omi. Sabi ng dilag na may berdeng damit na iyon, bahala ka, itinataas ko lang ang kamay ko. 1 segundo upang tandaan na basahin ang libro. Ang isang Mahayana powerhouse ay abala sa pagsasabing, the come out, raise your hand. You're giving him a acceleration scroll, though, and it's a cherished scroll, simply. Alright, nosy. Sandaling saway ng babaeng nakaberding damit. Tiyak na alam ni Omi na ang acceleration scroll ay dapat na mahalaga.
Kumurap si Omi at naglabas ng halos mahalagang scroll at sinabing, "Ito ang kabayaran ko sa iyo." "Ah, mayroon ka rin ito." Ang babaeng nakaberdeng damit at ang ilang Mahayana stage powerhouses ay nabigla, pagkatapos ng lahat, ang ganitong uri ng scroll ay hindi isang bagay na maaaring kunin ng mga ordinaryong tao, hindi gaanong isang malaking pamilya. "Oh, bale kung paano ako nagkaroon nito, anyway, salamat sa pagligtas mo sa akin." "Nga pala, hindi ko pa natatanong ang pangalan ng babae." "Young Lady Mo Yuyan, mula sa Sixes Mo Cultivation Dynasty." "Ah, from the Sixes, I thought, you're so generous, you're from the Seven Seas." Tumawa si Omi. "Nako, ang kabuuan ng Seven Heavy Seas ay limang malalaking pamilya lang, lahat sila ay may kontrol sa isang pseudo-immortal artifact, kung hindi, hindi nila magagawang duminahin ang Seven Heavy Seas sa loob ng mahabang panahon." Nakangiting sabi ni Mo Yuyan. Tumingin si Omi kay Mo Yuyan, parati niyang nararamdaman na ang ngiti nito ay parang isang taong naaalala niya, ngunit hindi niya maisip kung sino ito sa sandaling ito, tsaka, naramdaman ni Omi na may espesyal na kaugnayan sa kanya si Mo Yuyan, ito ay kakaibang pakiramdam. "Come ang the wistang, kung hindi ka nagmamadali, bakit hindi ka umupo sa aking barko at uminom ng isang tasa ng tsaa o makakain?" "Sa totoo lang, mayroon akong ilang mga pagdududa na nais kong itanong sa iyo," hiling ni Mo Yuyan. "Okay," tumanggo si Omi at sumang-ayon. Si Tang Huon, ilang tao sa likod, ay sadyang nagsabi kay Mo Chenji, "Tingnan mo siya, kapag nakakita siya ng magandang babae, oo siya sa lahat, sasabihin mo rin siya." Natahimik si Mo Chenji, "Wala akong pakialam." Pumasok si Omi sa cabin at umupo sa isang marangyang cabin, at inutusan ni Mo Yuyan ang kanyang katulong na magdala ng tsaa. Nagtanong si Mo Yuyan kasamang The Wistang, "Nakikita kong medyo bata ka sa hitsura, tanungin ko ba kung ilang taon ka na ngayong taon?" "Sasabihin sa katotohanan, ako ay ilang taong gulang pa lamang." "Napakabata, Miss Whispering, ikaw naman." "Wala pa akong 30. "Ah, bata ka pa, hindi ka panipaniwala na naabot mo ang combination stage sa murang edad." Tang Zi. Bulalas ng ministro, naisip ni Omi na siya lamang ang nag-iisa sa mundo na maaaring maglinang sa lawak na ito sa murang edad. Napahiya si Mo Yuyan, "Nagbibiro ang The Wistang, sa katunayan, mayroon akong combination stage na kaharian ngayon, hindi ito resulta ng sarili kong hakbang-hakbang na paglilinang, ang totoo, ito ay resulta ng malapit kong kamag-anak, siya ay isang kalahating immortal na antas ng powerhouse, ginawa niya ang kanyang paraan upang ubusin ang kanyang sariling paglilinang upang matulungan akong pinuhin ang mga espiritong bato ng kaunti." Eh, hindi inisip ni Omi na may mga taong maaaring maging ganito, gayunpaman, mga kalahating immortal na antas ng kapangyarihan, mayroon din silang kalahating immortal na chi sa kanilang mga katawan, bagaman hindi ito kasing dalisay ng immortal na chi sa ang katawan ni Omi, ngunit nasa kategorya pa rin ito ng immortal na chi, kaya natural, maaari din silang maging mga tao upang mapabilis ang pagdadalisay ng mga espiritong bato, tumulong sa iba, magagawa nila ito. Sinabi ni Mo Yuyan, kasamang The Wistang, "Napakabata mo rin, at ang iyong kaharian ay higit sa akin, naisip ko na, tulad ko, ikaw ay nagal inang din sa tulong ng isang kalahating immortal na powerhouse." Umiti si Omi, "Sabihin ang totoo, kahit na hindi ako nagal inang sa tulong ng isang malakas na half-immortal, ako ay katulad mo, umaasa sa malaking halaga ng mga spirit stone na linangin. Mukhang kilala rin ang pamilya ni fellow The Wistang, hulaan ko, dapat ikaw, mula sa limang super pamilya ng Seven Seas, tama ba?" Hula ni Mo Yuyan. "Haha, mali ang hula mo, sa totoo lang, wala akong pamilya, sa kasalukuyan ay wala pa akong bahay sa Six Seas, lalo pa ang lugar na iyon sa Seven Seas." "Ah, paano naman, kung gayon paano ka makakapag-practice ng napakabilis at inilabas mo ang mga scrolls sa pagpabilis?" "Ah, well, actually ngayon ko lang nakuha ko ito sa isang relic sa Sea of Death." Hindi nakakagulat, ang The Wistang ay masyadong mapalad. "Haha, not bad. Nga pala, ngayon lang Yuyan, ano bang itatanong mo sa akin?" "Ito, maaaring maging prank ka rin. The Wistang, gusto ko lang itanong sa iyo kung nagkita na tayo dati." "Ah, sa tingin ko ay hindi, ngunit mayroon akong kakaibang pagmamahal kay Miss Whispering para sa ilang kadahilanan." "Ah, ikaw din." Nagulat si Mo Yuyan at abala sa pagtayo.
Ah, maari ba, si Miss Yuyan ay may pagmamahal din sa akin? Aha, si Mo Yuyan ay abala sa pagtango. Haha, tumawa si Omi. Namula si Mo Yuyan at nagtanong, kilala ba natin ang isa't isa noong nakaraang buhay? Sabi ni Omi, masyadong superstitious si Miss Yuyan, kahit may past lives ang mga tao, imposibleng maalala nila ang past lives nila. Kung gayon, bakit tayo nakaramdam ng pagmamahal sa isa't isa? Hihihi, isang nakakalokong tawa ni Don. Anong pinagtatawanan mo? Seryoso hindi alam ni Miss Yuyan. Hindi ko alam. Kung gayon, patawarin mo si Tang sa pagiging mapangahas, ngunit kadalasan ito ay dahil, ang dalawang partido na nagkikita sa isa't isa ay hindi maipaliwanag na malapit sa unang tingin. Ah, ibig mong sabihin, na in love ako sa iyo sa unang tingin. Nagulat si Mo Yuyan. Umiti si Omi, I think it should be, but I can only apologize to Yuyan, I already have a Taoist partner. Emph, ano ba ang bilis mong tumanggi, hindi ko pa inaamin kung na-inlove ba talaga ako sa iyo sa unang tingin. Umikot ang mga mata ni Mo Yuyan, masyadong direkta si Omi, masyadong walang hiya. Haha, mabuti naman. Namula si Mo Yuyan at nagtanong, kung ganoon, nahulog ka rin ba sa akin sa unang tingin? 1786. Well, I don't think so, ikaw ang unang nagligtas sa akin, kaya mahal kita. Emph, walang hiya ka. Umirap si Mo Yuyan. Haha, anyways, salamat sa pagligtas mo sa akin kahapon, sige, see you later, aalis na sana ako. Hindi rin nanatili si Mo Yuyan kay Omi, sinabi ni Omi na nine love siya sa kanya sa unang tingin habang sinasabing maganda lang ang nararamdaman niya para sa kanya, ito ang nagparamdam kay Mo Yuyan na napakakapal ng balat ni Omi, gayunpaman, bagaman si Mo Yuyan nadama na walang hiya si Omi, ngunit, hindi niya ito masusuklam. Dumating si Omi sa deck at mabilis na lumipad kasama si Mo Chenyan at iba pa. Matapos lumipad ng isang araw at isang gabi, nakita niya ang isang malaking lungsod sa kanyang harapan. Tumigil tayo at ipahinga ang ating mga paa. Buti, sirain mo iyan, matagal na tayong tumatakbo sa dagat ng kamatayan, oras na para magpahinga ng mabuti sa lupa, at hindi pa natin naiintindihan ng maayos kung ano ang anim na dagat mula nang dumating tayo. Tumango si Chenji bilang pagsang-ayon. Sinabi ni Tang Huon, at huwag nating kalimutang bumalik sa One Heavy Sea at hanapin ang aking ama. Siyempre, ngunit kailangan nating maghintay ng isang taon para sa mga bagay na iyon. Bumagsak si Omi sa lupa at lumakad sa isang kalye kung saan ang mga tao ay dumarating at pupunta. Sa kalyeng ito, maraming immortal na magsasaka, pati na rin ang maraming mababang antas na walang kamatayang magsasaka. Ang mababang antas na immortal na magsasaka ay nahirapang tumambay sa ganitong uri ng lugar, halos nabawasan sa ritmo ng mga ordinaryong tao. Bakit ang daming low-level immortal cultivator bago tayo nasa five seas, parang nahihirapan ang mga Mahayana na umakyat? Kahit saan may mga tao sa ibaba, itong mga mababang antas na walang kamatayang magsasaka, tiyak na narito na sila sa loob ng maraming henerasyon, at sa huli, halos naging ordinaryong tao sila rito. Pagkasabi nun pumasok si Omi sa isang restaurant. Boss, order ka ng pagkain. Okay le. Umakyat ang may-ari, at ang may-ari ay isang spiritual harmony stage immortal cultivator. Sa first sea, ang spiritual harmony stage ay nasa antas ng Feiyun sect master at vice master, ngunit sa six seas, nagpatakbo lamang siya ng isang restaurant. Sa makatuwid, kung walang pagkakaiba, mayroon ding malaking pagkakaiba. Senior, anong gusto mong kainin? Ipakita sa akin ang menu. Sige. Kinuha ni Omi ang menu, at maraming pagkain sa menu, na may markang mga presyo sa likod. Deep sea purple conch, 10 piraso ng third grade spirit stones para sa isang plato. Heart of the heavenly bird, 5 piraso ng fourth grade spirit stone ang isang serving. Steamed white swallow, 6 piraso ng third grade spirit stone para sa isang palayok. Rehim na sinabi ni Omi, ginagamit pa nga ng lugar na ito ang mga spirit stone bilang pera, at mukhang hindi mura ang presyo, hindi nakakagulat na ang spiritual harmony stage immortals ay nagtatrabaho bilang mga may-ari ng restaurant. Sabi ni Omi, bigyan mo ako ng isa sa pinakamahal na pagkain nasa bundok at dagat na mayroon ka rito. Wala nang iba si Omi, ang mga spirit stone ay tiyak na hindi bababa sa karaniwang tao, kahit na,
ang imbaka ng Spirit Stone ni Omi ay maaaring ay ranggo sa ika-anim na dagat, kung hindi niya pinino ang napakaraming 8th grade Spirit Stones noon, gagawin pa niya, maging medyo mapagkumpetensya sa 7th C. Sigele, panauhin, pero babalaan muna kita, kung magkakaroon tayo ng serving ng mga pinakamahal natin dito, natatakot ako na mauwi sa iyo ang 5th grade Spirit Stone, sigurado ka ba? Hindi tulad ng karaniwang tao na kayang kumain. Pagkumpirma ng tindera. Mukha ba akong hindi kayang kainin? Nako, Suki, huwag mong isipin na kumain ng malupit na pagkain ah. Tayo ang mga tao ng dinastiyang Mo. Kung kakain ka ng malupit na pagkain, tiyak na hindi titigil ang dinastiyang Mo. Ngunit ganap na niyakap tayo ng dinastiyang Mo bilang mga tao nito, tulad ng pagmamahal natin sa dinastiyang Mo. Babala ng tindera. Huwag kang ang magsalita ng walang kaparirakan, bilisan mo at ihain ang pagkain. Umutot ang tindera, mukhang nag-aalala na hindi kayang kumain ni Omi. Sinabi ni Lu Yuxi, nasa Mo Dynasty ba tayo ngayon? Anong uri ng geographical pattern ang Sixfold Sea? Aalamin ko kung pupunta ako at magtatanong. Pagkalipas ng ilang minuto, bumalik si Omi at sinabing, sa kabuuan, mayroong siyam na pinakamalakas na immortal powers sa Sea of Six Heavens, at ang siyam na pinakamalakas na immortal powers na ito ay ang Nine Great Immortal Imperial Dynasties. Ang siyam na Great Immortal Imperial Cities na ito ang namumuno sa anim mga dagat na naghahati sa paglaban ng anim na dagat. Sa loob ng teritoryo ng siyam na dakilang immortal na imperial na dinastiya na ito, marami pang mahusay na immortal na pamilya ng paglilinang, pati na rin ang hindi mabilang na mababang antas na immortal na magsasaka, at iba pang tauhan. Gayunpaman, ang siyam na immortal na dinastiya na ito pinamumunuan naman ng limang super immortal na cultivation family na mas malakas pa sa Seven Seas. Ang lugar na kinaroroonan namin ngayon ay nasa loob ng teritoryo ng Most Immortal Cultivation Dynasty. Siya nga pala, ang babaeng nakasuot ng berdeng na kilala namin ngayon, sa dagat, si Mo Yuyan, siya ay mula sa dinastiyang Mo, kung hindi ako nagkakamali, hindi mababa ang status niya sa Mo Dynasty of Immortality, nakikita kung paano siya pinoprotektahan ng napakaraming powerhouse ng Mahayana Stage, dapat isa siyang prinsesa ng Mo Dynasty of Immortality. Ah, si Mo Yuyan ay isang prinsesa ng Six Seas ah. Oh, nahulaan ko. Sa sandaling iyon, lahat ng uri ng masaganang pagkain ay lumabas. Kain tayo. Si Omi at ang iba ay nagsimulang lumamon, ang mga pagkain dito ay masarap at napakasarap kainin, at lahat sila ay may espiritual na epekto. Pagkatapos nilang kumain, lumabas muli si Omi at ang iba pa sa kalye, at gustong mag-book ng isang hotel room. Gayunpaman, nadama ni Omi na ang hinaharap na oras na ginugugol sa Six Seas ay magiging napakatagal, tinatayang mga ilang daang taon, kaya ang pananatili sa isang inang mahabang panahon ay hindi isang opsyon, kaya maaari na lamang nilang buksan ang isang kuweba dito. Saan tayo magbubukas ng tirahan sa kuweba? Tanong ni Tang Huon, matagal na silang nakapaligid sa paligid. Sabi ni Omi, syempre dapat nasa lugar na may pinakamakapal na aura density. Sinabi ni Mu Chenji, hindi na kailangang hanapin ito, may siyam na lugar kung saan ang density ng aura ng Six Seas ay ang pinakamakapal, at ang siyam na lugar na ito ay ang mga kabisera ng Nine Great Immortal Cultivation Royal Dynasties. Sa labas ng mga kabisera, sa siyam na dakilang immortal na dinastiya ng paglilinang, maraming lugar na may bahagyang mas mababang konsentrasyon, ngunit lahat sila ay inookupahan ng ilang malalaking pamilya at naging punong tanggapan ng mga dakilang immortal na pamilya ng paglilinang, isang mataas na konsentrasyon ng aura sa anim na dagat. Tama, kaya napagpasyahan kung bibili tayo ng tirahan sa kabisera ng dinastiyang Mo Clan. Sa kabisera ng dinastiyang Mo, mas malapit ito sa gitna ng palasyo, mas mataas ang konsentrasyon ng aura, kaya bibili tayo ng tirahan na malapit sa palasyo hanggat maaari. Sinabi ni Mu Chenji, kung tama ang hula ko, mas malapit sa gitna ng palasyo, ang bawat tirahan ay inookupahan ng isang malakas na tao, tulad ng isang Mahayana o iba pa. Kung ang isang kalye ay binibilang bilang isang bilog, ang mga mansyon ay maaari pa rin bumili ay 20 bilog na ang layo. 20 bilog, iyon ay isang napaka-ordinaryong aura. Sabi ni Omi, hindi ako naniniwalang may mga spirit stone ako, pero natatakot pa rin ako na hindi ako makabili ng tirahan malapit sa gitna, kaya tara at magtanong-tanong kung saan tayo makakabili ng tirahan.
Pagkatapos magtanong-tanong para makabili ng tirahan, kailangan pumunta sa Moe's Cave Management Pavilion. Ang Moe's Cave Management Pavilion ay nasa pasukan ng palasyo. Maayos na nakarating si Omi sa Moe's Cave Management Pavilion. 1787. Nalaman ni Omi na talagang kakaunti ang mga immortal na magsasaka na dumating para bilhin ang kuweba, at may malaking pila sa pasukan. Ayaw pumila ni Omi, at dir-diretsyong pumasok, sa loob ng management cabinet, maraming bagay tulad ng sandbox, ang buong architectural terrain ng Imperial City ay malinaw na ipinakita. Sinabi ng staff ng Cave Management Pavilion, wala nang ibinibentang bahay sa kuwebo sa loob ng 30 bilog, ang mga nasa likod ay hindi dapat tumingin sa lugar bago ang 30 bilog, walang saysay na tingnan. Si Omi ang kausap, habang ang mga mata ni Omi ay nakatuon sa mga mansyon malapit sa gitna ng palasyo. Nagtanong si Mutsenji kung bibili ka ng tirahan sa 30 bilog, humigit kumulang ilang spirit stone ang kailangan mo. 30 bilog ng mga bahay sa kuweba, iba't ibang laki, isang malaking set ng 106 grade spirit stones, isang maliit na set ng 16 grade spirit stone. Ah, sobrang mahal. Kumunot ang mga kilay ng ibang mamimili na nakatayo sa tabi ni Mutsenji. Ang mga spirit stone sa 6 na baitang ay isang maliit na halaga para kay Omi. Gayunpaman, ang eksenang ito, paano ito naging medyo deja vu? Tila hindi ganoon kadali ang tumambay sa pambansang kabisera ng Imperial Dynasty, ngunit kahit na ang 6 na baitang spirit stone ay maliit kay Omi, ang karamihan sa mga immortal na magsasaka ay maaaring hindi makakalap ng 6 na baitang spirit stone sa kanilang habang buhay, hindi ganoon kadali ang magkaroon ng sariling bahay sa kuweba sa kabisera ng imperial. Bagamat madali itong bilhin, madaling kayang bayaran ni Omi, ngunit saan payag si Omi na manirahan sa labas ng 30 bilog? Tanong ni Omi, maaari ko bang itanong, sa loob ng 5 bilog, kung ilan ang mga spirit stone sa isang set para sa kuweba? Bamantong hininga ang kawani na namamahala sa gabinete, sa loob ng 5 lap. Masyado kang nag-iisip, ang mga maaaring magmay-ari ng mga mansyon sa loob ng 5 bilog, wala ni isa sa kanila ang malakas sa itaas ng entablado ng Mahayana, at ang bahay ng kuweba sa Locos yung ito ay hindi bagay, na masusukat ng mga espiritong bato. Umiti si Omi, kung mayroon akong sapat na pera, anong mga cave mansion ang mabibili ko? Paumanhin, nawala ito sa loob ng 30 bilog, at kahit na nangyari iyon, wala kaming karapatang ibenta ito. Nagtanong si Omi, nga pala, anong klaseng tao si Moe Yuyan mula sa dinastiyang Moe? Ah, ang lakas ng loob mong tawagin ang panganay na prinsesa sa kanyang unang pangalan. Ah, panganay na prinsesa? Ha, tama na. Sige, kilala ko ang panganay mong prinsesa, bigyan mo ako ng 1 set ng mga kuweba sa 30 bilog. Sabi ni Omi. Senior, kung magpapatuloy ka pa sa panggugulo dito, may tatawagan ako. Masungit na sabi ng staff ng Management Pavilion. Kilala ko talaga si Moe Yuyan. Ang mga tauhan ng Management Pavilion ay naglabas ng 1 jade sleep at sumigaw dito, Imperial Guards, halika rito, may nanggugulo. Wala pang kalahating minuto, 2 divisive stage powerhouses ang dumating. Sino ang nanggugulo sa lugar? Pagod na pagod sa pamumuhay, at hindi tumitingin sa kung ano ang lugar na ito. Natawa si Omi, ako, nanggugulo ako dito. Agad na dumating ang 2 divide stage powerhouse at nalaman na si Omi ay 1 Mahayana stage powerhouse, nagbago ang kanilang mga mukha. Sino ka at bakit ka nakikigulo dito? Sinabi ni Don So Chen, gusto kong bumili ng bahay sa kuweba dito, at hinihiling kong nasa loob ito ng 3 bilog, pakiusap, nakakagambala ba yon? Ito, at sobra na bang hilingin na kilala ko ang iyong panganay na prinsesa, Miss Moe Yuyan, na hilingin na bumili ng bahay sa kuweba sa loob ng 3 bilog. Sabi ni Omi. Senior, sa ibang lugar tayo mag-usap, 1 Mahayana stage powerhouse, 1 karangalan para sa iyo na pumunta at manirahan sa ating Moe dynasty, ito ay lugar lamang para sa mga lower level cultivators na bumili ng mga cave house, hindi ka dapat naririto, ah. Magalang na sabi ng 2 gwardya ng separation stage. Mas katulad niyan. Inimbitahan si Omi sa ibang lugar. Senior, sandali lang, na i-report ko na ang usapin mo, siguradong hindi magtatagal may darating. Oo naman, hindi.
Hindi nagtagal, mga 10 minuto ang lumipas, dumating ang isang malakas na tao sa ikawalong yugto ng Mahayana. Abalang tumayo si Omi para batiin siya. Kilalanin ang senior. Ikaw si Omi, gusto mo bang manirahan sa Moji dynasty natin? Oo. You've cultivated to the Mahayana stage at such young age, it's only logical that your background is not simple. Why did you come to settle in our place? And also, you said you know our eldest princess. Yeah, don't ask so many why. In short, I might have to stay in the six heavy sea for a few hundred years. I want to find a place where I can get my aura to cultivate. Just ask if I can bumili ng bahay na kuweba dito sa loob ng 3 bilog. Kung hindi, hahanap ako ng ibang lugar. Ang iba pa sa 8 immortal cultivation dynasties sa 6 heavy sea ay kayang matugunan ang mga kondisyon. Oh, fellow the Wistang, maaari kang pumunta sa amin, ngunit totoo na walang cave house sa loob ng 3 bilog. Umiti si Omi, kailan babalik ang panganay mong prinsesa, at kailan ko siya makikilala? Alam mo bang wala dito ang panganay nating prinsesa? Sabihin sa katotohanan, sa karagatan ko siya nasagasaan, kaya nakilala ko siya, at dahil sa kanya kaya ako naparito upang manirahan. Sinabi ng malakas na lalaking iyon sa 8 yugto ng Mahayana, wala akong itinatago sa iyo, nabalitaan ko lang na nawala ang ating panganay na prinsesa sa karagatan. Ah, niloloko mo ba ako, nawala? Oo, hindi kita maabot, may bagong relic na lalabas sa Sea of Death kamakailan, at mas magulo ang karagatan sa lugar na iyon. Siya nga pala, kung nakilala mo nga ang ating panganay na prinsesa sa dagat, kung gayon maaari mo ba kaming bigyan ng tulong? Of course I can, it's just, how come hindi ko siya makontakt ng maayos, 2 days ago, nakilala ko siya sa dagat. Kasamang the Wistang, maaari ka bang sumama sa akin upang makilala si Senior Elder Emperor? Sino si Elder Emperor? Siya ang ama ng pinakamatandang prinsesa, ang pinakamatandang emperador ng Moji Dynasty. Kung maaari, gusto rin naming humingi ng tulong sa paghahanap sa nawawalang panganay na prinsesa. Siyempre, kailangang sundan ni Omi ang lalaking iyon sa palasyo. Originally, pumunta siya para bumili ng bahay sa kuweba, pero dumating pala siya para tumulong. Pagpasok sa isang bulwagan ng palasyo, isang grupo ng mga tao ang nasa pangunahing bulwagan, nag-aaral ng isang malaking mapa. Señor Long Huang, may clue ako. Bilisan mo. Sigaw ng isang makapangyarihang lalaki sa transmigration stage, at si Omi, na nakatayo sa pasukan ng palasyo, ay nakaramdam ng malaking presensya. Ang lalaki sa 8 yugto ng Mahayana ay nagsabi kay Omi, "Come ang the Wist, pumasok ka at makipag-usap ng mabuti, ang prinsesa ay ang pinakabata at pinakapabor na anak na babae ni Senior Long Huang, kung talagang tutulungan mo si Senior Long Huang na mabawi ang kanyang anak, ito hindi dapat mahirap para sa iyo na makamit ang nais mong angkinan ang kuwebo sa loob ng 3 bilog. Ah, hindi ako naghahanap ng bahay sa kuwebo, kaibigan din ako ni Mo Yuyan." Pagkatapos sabihin iyon, pumasok si Omi sa main hall. Tinulungan ni Mo Yuyan si Omi sa mga oras ng kagipitan, paanong si Omi ay hindi magbibigay ng kamay upang iligtas siya, maliban na si Omi ay nasa unang yugto pa lamang ng yugto ng Mahayana, sa dinastiyang Mo, hindi dapat kay Omi ang gumawa ng anuman gayunpaman, mayroong isang buong grupo ng mga mas malakas na naghihintay na magbigay ng tulong. Pagbati sa mahabang emperador, "Sir Uzen, you are..." Tumingin ang matandang iyon kay Omi at nagtanong. Sinabi ni Omi, "Ang pangalan ko ay Omi, kagagaling ko lang sa dinastiyang Mo, orihinal na gusto kong bumili ng kuweba dito, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay nalaman kong nawala ang panganay na prinsesa sa dagat, kaya pumunta ako upang tumulong. Upang sabihin sa iyo ang totoo, I had 2 encounters with the princess at sea, and I met her for the last time the afternoon before yesterday, sana, matulungan kita." "Mabilis, saan mo siya huling nakita?" Sabik na hinawakan ng mahabang emperador ang balikat ni Omi. Tumingin si Omi sa mapa, at sa katunayan ay hindi alam ni Omi kung saang punto sa mapa iposisyon ang kanyang sarili sa sandaling ito. 1788. "Halika, hindi mo ba sinabing nakita mo ang aking maliit na babae noong nakaraang araw?" Hinikayat ng mahabang emperador. Hinaplos ni Omi ang kanyang baba, nakatingin sa mapa na nakalock ang mga kilay. "Sabihin mo,
Walang magawang sabi ni Omi, sabihin ang totoo, hindi talaga ako pamilyar sa Six Seas, hindi ko nga alam kung saang lokasyon ko nakilala ang panganay na prinsesa, kaya hindi ko ito maituro sa mapa. Ngunit habang hindi ko ito maituro sa mapa, maaari akong bumalik sa daan, at kung babalik ako sa daan, dapat ko pa ring mahanap ang lugar kung saan ko huling nakilala ang prinsesa at ako. So ano pang hinihintay mo, Tara na? Mabuti. Kaagad, ang pinakamatandang emperador mismo ang nanguna sa koponan, kasama ang tatlong malakas na practitioner ng kapigotian at higit sa 20 Mahayana, at umalis mula sa kabisera ng dinastiyang Mo, na si Omi ang nangunguna sa harapan, syempre. Gayunpaman, dahil sa takot na magselos ang mga tao, kaya kumuha si Omi ng isang ordinaryong lumilipad na espada, na top grade lang at mas mababa, at hindi nang ahas na maglabas ng isang makalangit na lumilipad na espada, baka sakaling may makatitig dito ng may selos. Nakita ng mahabang emperador ang mabagal na bilis ni Omi at sinabing, "Iyan, Omi, lumapit ka sa aking lumilipad na espada." Oo, si Omi, na nasiyahan sa balita, ay iniligpit ang kanyang sariling lumilipad na espada at tumalon sa lumilipad na espada ng Long Emperor. Saang paraan? Isang segundo upang tandaan na basahin ang libro. Magpatuloy ka sa ganitong paraan saglit, at sasabihin ko sa iyo kung saan ka lilipat. Mabagal na lumipad tulad nito, pagkatapos ng kalahating araw, sinabi ni Omi, "Tumigil ka, hayaan mo akong mag-isip tungkol sa kung saan pupunta ngayon, naalala ko na ilang beses akong sumara sa gitna ng kalsada. Sa kasamaang palad, ang dagat ay malawak at walang sanggunian, kahit na si Omi ay isang Mahayana at may malakas na pakiramdam ng direksyon, mahirap itong matindaan kaagad sa maikling panahon." Nag-observe si Omi ng halos 10 minuto bago matukoy ang direksyon. Sa wakas, pagkatapos lumipad ng mahigit isang araw, sumigaw si Omi, "Tumigil ka! Ano ngayon? Kamahalan, nakarating na kami, at ang huling beses na nakabangga ko ang prinsesa ay sa lugar na ito." Isang matandang lalaki sa likuran ng unang yugto ng kapigotian ang abala sa paglipad at nagsabi, "Mahabang emperador, ito ang dagat ng Caspian. Ang dagat ng Caspian ay kalahating paglalakbay sa dagat sa hilaga, at ito ang teritoryo ng Yao Clan Dinastiya. Itong babaeng ito, di ba sabi niya lumabas siya para mamasyal, bakit ang layo niya? Hindi siya masisisi, alam mo rin na ang panganay na prinsesa ay bihirang umalis sa kabisera, araw-araw siyang pinipilit ng kanyang lolo na magpino ng mga spirit stone, matagal na niyang gustong umalis sa kabisera at lumabas para mamasyal. Sige, itigil mo na, maghiwalay na tayo at maghanap ng anumang mga pahiwatig sa lugar, at magtagpo dito sa loob ng isang oras." Oo, ang lahat ay nakakalat sa lahat ng direksyon, sinusubukan ang kanilang makakaya upang maghanap ng mga pahiwatig. Siyempre, si Omi ay walang pagbubukod. Ang pagtulong ni Omi ay hindi sumusunod sa mga utos, hindi pa siya miyembro ng dinastiyang Mo, ngunit tumutulong lamang. Tumayo si Omi sa gitna ng hangin, inaalala ang mga detalye ng oras. Bamulong ang bibig ni Omi, noong oras na iyon, ang barko ni Mo, ang direksyon ng paglalakbay. Maingat na naalala ni Omi sa loob ng ilang minuto, pagkatapos ay sinabi ng may katiyakan, "North." Sa madaling salita, pagkatapos kong magpaalam kay Mo Yuyan noong araw na iyon, nagpatuloy siya sa paglalakbay pahilaga. Lumipad si Omi sa direksyon ng hilaga. Sa kasamaang palad, pagkatapos lumipad ng kalahating oras, walang bakas sa kanya. At, kailangang bumalik ni Omi. Sa pagbabalik, nakita ni Omi ang isang sirang tabla ng kahoy sa dagat. Wood chips. Ito ba ang kahoy ng Merayan vessel? Kinuha ni Omi ang tabla. Bumalik si Omi sa kanyang orihinal na lugar, at halos isang oras na ang lumipas, at ang mga taong kanina ay nagkalat para maghanap ng mga bakas ay bumalik upang magtipon sa malayo. Nakahanap ba ang lahat ng anumang bakas? Hindi, naghanap kami sa lahat ng direksyon ng hiwalay, at wala ni isang nakakapinsalang magsasaka sa loob ng radius na ito ng libu-libong kilometro. Sa sandaling ito, lumipad si Omi mula sa malayo. Sinabi ni Omi, "Kamahalan ang mahabang emperador, nakakita ako ng tabla na kahoy sa ibabaw ng dagat na 10,000 milya ang layo." Isang kahoy na tabla. Nagtanong ang isa sa mga robbery third stage strongmen, "May kabuuang isang oras lang, pero tumagal ka ng kalahating oras para lumipad hanggang 10,000 milya ang layo, itong may apelyidong Tang, naghihinala ka."
Dahil sinabihan ng malakas na lalaking ito ng ikatlong yugto ng tribulation, naramdaman agad ng lahat na talagang kainahinala si Omi. Well, Omi, bakit ka magpapalipas ng kalahating oras sa paglipad sa 10,000 milya ang layo at nagkataon na makahanap ng isa pang board? Hindi lang umingiti si Omi, tumutulong ako na may mabuting hangarin, pero lahat ng tao ay sinisisi ito sa akin. Ang malakas na lalaking iyon sa ikatlong yugto ng tribulation ay sumigaw ng malakas, ang pangalang Tang, sabihin mo, sinaktan mo ba ang panganay na prinsesa, ay nauugnay sa iyo ang pagkawala ng panganay na prinsesa. Sobrang sama ng loob ni Omi, wala talaga siyang hinahanap. Sinabi ng mahabang emperador sa malakas na lalaking iyon sa ikatlong yugto ng kapigatian, Brother Maforce, huwag mong gawing mahirap ang mga bagay para kay Brother Tang, naniniwala ako na malabong may kinalaman siya sa pagkawala ng unang prinsesa. Ang malakas na tao sa ikatlong yugto ng tribulation ay tinawag na Macompulsion, ang pangalan na iyon, kahanga-hanga. Sinabi ni Maforce, kapatid na Chang Huang, ang kanyang pag-uugali ay talagang kainahinala. Sinabi ni Long Huang kay Omi, kasamang The Wiz Tang, dahil kinwestiyon ni Senior Brother Macompulsion ang iyong pag-uugali, ipaliwanag, lahat ay naghahanap ng mga pahiwatig sa radius na ilang libong kilometro, ikaw lang ang gumugol ng kalahating oras na lumipad palabas ng 10,000 milya ang layo. Bumantong hininga si Omi, maaaring ipaliwanag, ang dahilan kung bakit ako lumipad palabas ng 10,000 milya ang layo ay dahil maingat kong inalala ang direksyon ng barko ng prinsesa noong araw na iyon, at nalaman ko na ang direksyon ng paglalakbay niya ay nasa hilaga, kaya lumipad na lang ako ng diretso sa hilaga. Dahil sinabi mo na pagkatapos ng isang oras ng pagsasama-sama, naglakas loob lang akong lumipad pahilaga sa loob ng kalahating oras. Sa kasamaang palad, lumipad ako pahilaga ng kalahating oras at wala akong nakitang anumang bakas sa kanya, kaya handa akong bumalik, at pagkatapos, nang makakita ako ng kahoy na tabla na lumulutang sa dagat, napaisip ako kung sa barko ba yun sinakyan ng panganay na prinsesa, kaya binawi ko. Sige, tapos na akong magpaliwanag, hindi ako miyembro ng Ang Moji Dynasty pa rin, tumutulong lang ako, at ngayon, iyon lang ang magagawa ko para sa pabor na ito. Inihagis ni Omi ang board at dir-diretsyong naglakad. Ang mahabang emperador ay abala sa pagsasabing, kasamang The Wiz Omi, humihingi ako ng paumanhin sa iyo para sa mga ginawa ni Maforce, mabuti, ang bagay na ito ay walang kinalaman sa iyo noong una, kaya bumalik ka muna, tatawagan kita muli kapag ako ay tapos na ako dito. Nakaalis na si Omi sa malayo. Sinabi ng pilit ng kabayong iyon, Kuya Long Huang, bakit maging magalang sa isang Mahayana na unang yugto, tingnan mo siya na napakataas at makapangyarihan, lumayo lang siya, nakatingin ka pa rin ba sa iyo, Long Huang? Tumingin ang Long Emperor kay Maforce at medyo walang magawa, Maforce, talagang hindi mo naiintindihan ang mga tao, okay, posibleng pumunta na ang Long Princess sa Hilaga, binigyan tayo ni Omi ng magandang clue, ngayon pumunta tayo sa Hilaga kaagad. Si Maforce ay abala sa pagsasabing, Kuya Long Huang, kalahating araw pa sa Hilaga ang teritoryo ng Yao Clan Dynasty paano kung magdulot ito ng salungatan? Emf, gusto kong hanapin ang aking anak, wala akong pakialam kung ano ang hidwaan. Pagkasabi niyon, ang Long King ay direktang lumipad pa Hilaga. 1,789. Tumipad din ang grupo ng mga tao, tanging ang kabayo lang ang pilit na huminto ng kaunti bago sumunod. Si Omi ay gumugol ng higit sa isang araw sa pagbabalik sa Mo Clan Dynasty. Sa isang inn sa Mo Clan Dynasty, natagpuan ni Omi si Mo Chenji at ang iba pa. Bumalik ka na, halos 3 araw ka bago makarating dito at bumalik. Siya nga pala, nahanap mo ba si Mo Yuyan? Hindi. Kung ganoon, bakit hindi ka tumulong? Gusto kong ipagpatuloy ang pagtulong ngunit nagalit ako pabalik at isang malakas na tao ng ikatlong yugto ng martial robbery, na tinatawag na Maforce, ang naghinala sa akin na may kinalaman sa pagkawala ni Mo Yan, at ang psycho na yun, sa ilang kadahilanan, ay tila para tingnan ako na parabang galit na galit siya. Lukang at you very unhappy. That means may multo siya sa puso niya. Nagulat si Omi, anong multo? Sinabi ni Mo Chenji, ikaw mismo ang nagdala sa kanila doon, malamang na nakakita ka ng ilang mga pahiwatig, at pagkatapos, na kung ano ang kanyang pangalan ay may multo sa kanyang puso, kaya nagalit siya sa iyo. Pinag-isipan itong mabuti ni Omi, medyo posible,
Nakakita si Omi ng tabla na gawa sa kahoy noong mga oras na iyon, nagdududa kung tabla ba iyon ang sisidla ng prinsesa, at nagbigay din ng clue si Omi sa direksyon ng prinsesa sa hilaga. Ang tinawag na ma-force, 9 times out of 10, ayaw makita ang resulta, pero binigay ni Omi, kaya naiinis siya kay Omi. Bagamat hula lang iyon, hindi ito imposible. Emph, kung ganoon, ang pagkawala ni Mo Yuyan ay tiyak na may kinalaman kay Mabeng, sabi ko sa iyo, itong Mabeng na may kalokohang pangalan ay tiyak na hindi mabuting tao. Umuso si Omi. Nako, mabait man o hindi, wala namang kinalaman sa pangalan. Pero, buti naman bumalik ka, anyway, wala kang maitutulong kung patuloy kang sumunod para hanapin si Mo Yuyan, bakit doon? Hindi ka ba babalik at pag-isipang suriin ang kaugnayan ng Horse Force na ito at ng Mo Dynasty at matuto patungkol sa panloob na gawain ng Mo Dynasty? Well, suriin, tiyak na suriin. Pero, paano kung bumalik ang Horse Force na iyon at gumawa ng move sa atin? Kung talagang may kinalaman siya sa pagkawala ni Mo Yuyan, siguradong may gagawin siya sa atin pagbalik niya. Oo, ang pinakamagandang opsyon namin ngayon ay umalis sa Mo Dynasty at lumayo sa kung anumang internal na pakikibaka ang nagaganap dito. Gusto lang naming makahanap ng lugar na pagtatayuan ng kuweba para pagyamanin pa rin, ang natitirang 8 Imperial Dynasties ay makakapagbigay kasiyahan sa amin. Panipi. Umiling si Omi at sinabing, hindi ako aalis, Mo Yuyan kahit anong mangyari, iniligtas niya tayo sa oras ng ating buhay at kamatayan, kung hindi ay matagal na tayong namatay sa kamay ng basurang wangpay na iyon, kailangan kong mahanap ilabas ang misteryo ng pagkawala ni Mo Yuyan. Kung mamatay si Mo Yuyan, tiyak na maghihiganti ako para sa kanya. Matigas na sabi ni Omi. Sinabi ni Mo Chenji, oo, sinusuportahan kita. Sinusuportahan ka rin namin, in short, susuportahan ka namin sa kahit anong gawin mo. Sinabi ni Omi, hindi na kailangan, ang pananatili dito ay tiyak na may ilang mga panganib, kahit na gusto kong suklian ang kabaitan ni Mo Chenji, hindi ito nangangahulugan na gusto kong masangkot din kayo sa mga panganib. Anong mga kaayusan ang nasa isip mo, masasabi mo lang. Sabi ni Mo Chenji. Chenji, hanggang sa lubusang maimbestigahan ang misteryo ng pagkawala ni Mo Yuyan, isama mo ang iilan sa kanila at lumayo ka sa akin, ngunit syempre, maaari mong piliin na umalis sa lugar na ito. Okay, makikinig ako sa iyo, ngunit dapat kang mag-ingat sa iyong sarili. Hindi kami aalis sa dinastiyang Mo, narito rin kami, ngunit lumalayo kami sa iyo, at tatawagan ka lamang namin ng palihim, kaya sige gawin mo lahat ng gusto mo. Tumango si Omi, 30 bilog muna tayo at bibili tayo ng 2 bahay na kuwebo na hindi gaanong magkalayo sa isa't isa. At palagi nating mababantayan ang isa't isa. Mabuti. Hindi na nagpakita si Omi at ipinadala si Mo Chenji sa Cave Management Pavilion upang direktang bumili ng 2 mansyon, na parehong 30 bilog ang layo sa isa't isa, hindi masyadong malayo sa isa't isa, na pinaghihiwalay ng isang ilog. Si Omi ay nanirahan sa isa, at ang iba sa kanila ay nanirahan sa isa pa. Inakay ni Mo Chenji si Tang Huon at ang iba pa sa mansyon kung saan sila nakatira, at sinabing, mga kapatid, wala nang kabaligtaran, si Omi ay may pakiramdam ng pagiging angkop sa kanyang ginagawa, dahil pinili nating panatilihin ang isang tiyak na distansya mula sa kanya, huwag pag-isipan ng husto ang kanyang ginagawa, at isagawa ang sarili natin, magsisimula na tayong opisyal na maglinang mula ngayon, para hindi na magdulot ng gulo, tuturuan ko muna ang bawat isa sa inyo. Magbalat kayo, ang mga magagandang babae ay laging madaling makaakit ng atensyon, mas ligtas maging pangit. Sinabi ni Yan Zingyi, Chen Jie, siya ang iyong dulmanastic partner, hindi ka ba talaga nag-aalala? Hayaan mo siya kung ano. Umiti si Mo Chenji, Xingyi, si Omi ay higit sa 100 beses na mas malakas kaysa sa akin, kung kailangan nating mag-alala. Siya ang nag-aalala sa atin ah, wala tayong magagawa kundi mag-alala ng walang taros, baka magsanay tayo ng mabuti at iligtas mo siya sa kaguluhan. Tsaka, mag-practice tayo ng mabuti kung ganoon, dapat talaga iwanan natin siya sandali, para makapag-practice tayo ng mag-isa, hindi na natin siya maaasahan sa lahat ng bagay. Sige, simulan na nating pag-aralan ang Easel Technique. Formal na itinuro ni Mo Chenji ang pamamaraan ng pagbabalat kayo sa kanila. At si Omi ay kasalukuyang nakaupo sa kuweba sa kabilang ilog.
Iniisip ni Omi kung paano mauunawaan ng malinaw ang mga panloob na problema ng dinastiyang Mo. Nagpunta si Omi sa kalye at nakahanap ng isang masikip na inn upang matuklasan ang dinastiyang Mo, ngunit wala siyang gaanong swerte. Gayunpaman, nalaman ni Omi na ang Mo dynasty na ito ay may underground auction house. Ang underground na auction house ay kadalasang maraming malalakas na tao sa loob nito. Ang mga malalakas na taong ito ay magiging mas malamang kung gusto nilang usisin ang ilan sa mga panloob na usapin ng dinastiya. Kaya, dumating si Omi sa isang underground auction house. "Hello, senior, please come in." Ang gatekeeper ng auction house ay napakasigla at pinapasok si Omi. Tinanong ni Omi, "Nandito ba ang lahat?" "Bumalik sa senior, hindi namin magagarantiya kung ano ang ibinebenta nitong bahagi ng auction na ito, ngunit maaari kong garantiya na kung ano ang hindi kahit na magagamit dito, ay mas imposibleng mahanap kahit saan pa." "Senior, ano ang gusto mo? Bantayan ka, at sa susunod na may ganito, may ipapadala ako sa bahay mo para ipaalam na pumunta ka sa auction." Sinabi ni Omi, "Gusto kong makakuha ng isang piraso ng impormasyon, mangyaring, kung sino ang higit na nakakaalam tungkol sa mga panloob na bagay ng dinastiyang Mo, tulad ng sitwasyon ng awayan ng mga malalakas na lalaki ng dinastiyang Mo na dumaan sa Kapigotian stage. Handa akong magbid ng 7th baitang spirit stone para sa impormasyong ito." "Ah, sobrang mahal, hehe, senior, may irerekomenda ako para sa iyo." "Who?" "Siya ay isang gwardiya ng Mo Dynasty, Lone Guardian East, bagamat siya ay nasa destruction stage pa lang, siya ay nagtatrabaho bilang isang bantay sa core ng Mo Dynasty sa loob ng maraming taon, dapat niyang maunawaan ang ilan sa mga panloob na sama ng loob ng Mo Dynasty pagkatapos lahat." "Sige, pwede mo siyang dalhin dito." Hindi nagtagal, sa isang maliit na pribadong silid, dumating ang destruction stage. "Magbigay galang ka sa nakatatanda." Yumuko ang gwardiya ng divide stage na iyon, mukhang mas matanda siya kay Omi. "Umupo, senior, huwag kang magalang, kahit anong gustong malaman ng senior ay ayos lang sa akin." "Mabuti, may gusto akong malaman tungkol sa totoong sitwasyon ng Mo Dynasty na hindi alam ng mga tagalabas." 1790. "Oo, pagkatapos ay magsisimula ako sa kung ano ang alam ng lahat. Ang dinastiyang Mo, isa sa 9 na dakilang immortal na dinastiya ng paglilinang ng Sixfold Sea, ay umiral sa 100,000 taon. Sa buong Sea of Sixfold, kabilang sa 9 dakilang immortal na mga dinastiya ng pagtatanim, ang dinastiyang Mo ang pinakamasama." "Ah, ang Mo's ang pinakamasama. Omi, ito ay hindi alam." "Oo, ang 9 na dakilang immortal na cultivation dynasties, si Mo ang pinakamahina, at kasalukuyang may 6 na nakarehistrong malakas na practitioner ng tribulation ng Mo Dynasty." "Ano? So few?" Nagulat si Omi. "Ah, talagang kakaunti lang. Sa pagkakaalam ko, ang 5 super pamilya ng 7 seas ay halos lahat ng 80 o 90 kalahating immortal, o kahit na daan-daan." "Oo, ngunit iyon ang 7 heavy seas, at ito ay ang 6 heavy seas. Ang Sevenfold Sea ay para lamang sa 5 sobrang lakas na kumokontrol sa mga pseudo-immortal na armas upang makapagtanim doon, ang mga ordinaryong tao, ay hindi makapunta doon. Kalimutan na natin ang tungkol sa 7 Heavy Sea, sabihin na lang natin na ang ating 9 Great Immortal Cultivation Dynasty of the 6 Heavy Sea, ang Mo's ngayon ay may 6 na kalahating immortal na powerhouse, at ang 8 pa, ang penultimate ay lahat ay may 9 na kalahating immortal. Mukhang mahina talaga ang kay Mo." Sinabi ng gwardiya na iyon, "Hindi iyon ang pinakamasama. Ano pa ang meron? At ang pinakaseryoso, 4 sa 6 na kalahating immortal na powerhouse na ito ng Mo clan ay hindi sa kanilang sariling apelyido, yun ay, sa Mo clan, at 4 sa kanila ay nasa labas ng apelyido. Sa iba pang 8 imperial dynasties, hindi bababa sa kalahati ng pinakamalakas na tao na may sariling apelyido ay transmigratory. Nako, hindi ba ito magpapahina, hindi ba magiging imposible na mapanatili ang trono ng Moji?" "Totoo naman talaga yon, pero syempre, may iba pa akong hindi sigurado, hindi ko alam kung gusto mong malaman." "Sabihin, inaanunsyo na ngayon ng Mo clan sa publiko na ito ay 6 na kalahating immortal, 2 sa kanila ay may sariling apelyido. Gayunpaman, narinig ko na, sa katunayan, mayroon lamang 1 half-immortal na klase sa Mo clan ngayon, hindi 2. "Ano? Wala man lang 2.
Senior, narinig ko lang ang balitang ito ay halos imposibleng marinig ng mga tagalabas. Tumalabas na ang Mo clan ay may dalawang malalakas na tao na may sariling apelyido na tumawid, sina Senior Mo Green at Senior Mo Ching. Tanong ni Omi, maaari mo bang sabihin ito ng mas matalinghaga? Paano ito kung si Mo yan ang pamantayan, sino sina Mo Green at Mo Ching ayon sa pagkakabanggit? Si Senior Mo Green ay ang lolo ni Mo Yuyan, at si Mo Ching ay ang ama ni Mo Yuyan, ang kasalukuyang Long Emperor. Ham, naintindihan naman ni Omi, bakit sa tingin mo ay isa na lang ang katutubong pangalan ni Mo ngayon, Watanuki? Oh, una sa lahat, ang lolo ni Mo Yuyan, mukhang matagal na siyang umiral, hindi alam kung ilang libong taon na. Sa mga nakalipas na dekada, ang lolo ni Mo Yuyan, naubos na niya ang sarili niyang paglilinang para tumulong. Pinuhi ni Mo Yuyan ang mga Spirit Stone upang mabilis na lumaki si Mo Yuyan, tiyak na may kabiguan dito. Kaya, hulaan ko na maaaring wala ng mahabang panahon si Mo Green. Bukod pa rito, sa nakalipas na 3 taon, halos wala na si Mo Green, ipinakita ang kanyang mukha at ipinasa ang trono sa kanyang anak, si Mo Ching, na ama ni Mo Yuyan. Kaya, ngayon, sa loob ng dinastiyang Mo, may mga taong naghinala na si Mo ay naghihingalo at hindi na makatagal. Gayunpaman, mayroong walang matibay na ebidensya na magpapatunay na patay na si Mo Green, kaya walang nang ahas na hulaan ang ganitong uri ng balita. Tanong ni Omi, anong klaseng lakas si Mo Green? Ang Senior Murky Green ay nasa ika-anim na yugto ng Tribulation, ang pinakamalakas na tao sa buong Mo Dynasty. Sa ibaba ni Elder Mo Green ay isang lalaking nagngangalang Madaw, na nasa ika-5 antas ng kapigatian. Sa ibaba ni Madaw, ay ang kasalukuyang Long Emperor, Mo Ching, na nasa ika-4 na ranggo ng kapigatian. Pagkatapos ang ika-4 na ranggo ng isa ay si Ma Compulsion, na anak ni Madaw. Pagkatapos noon, mayroong dalawang First Order na kapigatian, sina Liu Bing at Song Complaint Heaven. Ang 6 sa itaas ang mga tao ay ang 6 na malalakas na kalahating immortal ng dinastiyang Mo. Sabi ni Omi, so, 2 ang account ng pamilya Maa. Oo, Madaw at Maforce, sila ay mag-ama, tumatawid sa 5 at 3 yugto. Tinanong ni Omi, gaano mo kakilala si Madaw? Wala akong masyadong alam dito, guard ako ng palasyo, kung tutuusin, hindi ako gaanong nakikipag-ugnayan sa Horse Force, pero sa tingin ko, hindi dapat ganoon kaloyal si Horse Force at ang kanyang anak, kung tutuusin, kapag naabot ng mga tao ang antas na ito, malamang na hindi sila kusang loob na magpasakop sa pamamahala ng ibang tao. Sinabi ni Omi, si Mo Green ay nasa 6 na yugto ng Tribulation, ang pinakamalakas, kung talagang hindi siya makakarating at mamatay, hindi ba, ang pinakamalakas na tao sa dinastiyang Mo ay si Madaw? Oo, medyo kawili-wili. Kung gayon Madaw, hindi ba ito ay tulad ng pagbaligtad sa langit? Senior, hindi ako makapagkomento sa iyong mga salita, pagkatapos ng lahat, ang mga kahihinatnan ng bagay na ito ay malubha, at si Mo Green ay maaaring hindi patay. Walang nakakaalam tungkol dito, at ang Mo clan ay hindi nangangahas na makilala. Siyempre hindi ito mangangahas na makilala. Nag-isip si Omi, ngayon lahat ng mga palatandaan ay nagpapahiwatig na ang pagkawala ni Mo Yuyan ay hindi nauugnay sa pamilya Maria. Kung talagang namatay si Mo Green, ang dinastiyang Mo, tiyak na iniisip ng pamilyang Ma na maging Ma-dynasty. Nagtanong muli si Omi, narinig ko na ang 9 Great Immortal Royal Dynasties ay pinamumunuan lahat ng 7 Seas. Oo, ang aming Mo clan dynasty ay higit sa lahat ay tapat sa 7 Seas Po clan, ang pamilya na siyang controller ng pseudo-immortal artifact na Divided Puppet, na kilala rin bilang Puppet Family. Sabi ni Lone Wydong. Well, sige, heto na ang bayad mo. Binigyan siya ni Omi ng Spirit Stone ng 7 baitang. Salamat, Senior. Hindi na kailangang maging magalang, tandaan, huwag magsalita ng walang kaparakan tungkol sa bagay na ito. Huwag kang mag-alala, hindi ako nangangahas na magsabi ng anumang bagay na walang kaparakan, kung ito ay kalokohan, maaari akong mawala ng buhay. Umalis si Omi sa auction site at bumalik sa kanyang kuweba. Sa totoo lang, hindi alam ni Omi kung paano tutulungan si Mo Yuyan, kung tutuusin, si Omi ay kasalukuyang unang yugto lamang ng yugto ng Mahayana,
ang kanyang hinaharap na kaharian ay nakasalalay lahat sa kanyang sariling paglilinang, imposible para sa kanya na mabilis na pumailang lang, kung hindi, aakyat si Omi sa unang yugto ng Tribulation, kung gayon, matutulungan niya ang Mo Dynasty Jedi. Sa antas ng pagiging bullish ni Omi, ang unang baitang ng transmigrasyon, maaari niyang talunin ang ikatlo, ikaapat, o maging ikalimang baitang, of transmigration. Pagkatapos ng lahat, si Omi ay may martial skill ng 18 kutsilyo ni Shira para matalo. Dagdag pa, si Omi ay may 11 sword formations na talagang malakas. Sa kasamaang palad, si Omi ay nasa unang yugto pa lamang ng greatest multiplication. Hindi makapagsanay si Omi ng kahit isang martial skill mula sa 11 sword formation ngayon. Siyempre, kahit na si Omi ay nasa unang yugto ng Mahayana, medyo madali pa rin pumatay ng ika-apat at ika-limang yugto ng Mahayana. Hindi alintana kung ginamit niya ang Shira 18 Blades o ang kanyang Spirit Locking Circle, nagawa niya ito. Sabi ni Omi sa loob-loob, ngayon lang ako maghihintay ng balita, sana hindi patay si Mo Yuyan para hindi ko na kailangan pang mag-higanti para sa kanya at mas marami akong oras para gawin ang sarili ko. With that, pansamantalang tumira si Omi sa kanyang kuweba, anuman ang mangyari, magbungkal muna. Uminom si Omi ng rejuvenation pill. Ang rejuvenation pill ay magpapahintulot kay Omi na makapasok sa isang uri ng puwang ng sarili, at ang pagpasok sa puwang na ito ng sarili ay makakatulong kay Omi na mapabilis ang kanyang paglilinang. Gayunpaman, gaano man ito kabilis, ito ay mabagal lamang kumpara sa iba sa mga tuntunin ng nililinas ang mga espiritong bato. Bukod dito, ang rejuvenation pill Omi ay mayroon lamang 200 butil, at si Mo Chenji ay kumuha at naglagay ng 50 butil. Sa sandaling ito, sa kabilang panig ng ilog sa kuwebo ni Omi, si Mo Chenji at ang iba pa ay naglilinang din, nililinang nila ngayon ang pamamaraan ng pagbabalat kayo, si Tang Huan at ang iba ay natututo ng maayos, ang kanilang mga kaharian ay hindi mababa, at natututo, ang Mortal Disguise Technique ay hindi gaanong mahirap.